Isang magandang araw sa inyong lahat, bayang classmates. Ako pong inyong lingkod, Fred Mr. Recta Magno, ang nagpabalik upang magbahagi sa inyo ng aking giya o mga napili sa siyam na karera na lalarga ngayong araw ng linggo sa pista ng Santa Ana Park. Pero bago ang aking giya, nais ko muna kayong batiin ng Happy Valentine's Day. Araw ng mga puso, unahin muna natin ating mga mahal sa buhay, lalo-lalo ng ating mga commander. Upang sa gayon ay mabigyan tayo ng permiso para sa ating paglilibang. Okay, dogs? Sa araw na ito, ay mayroong dalawang sets ng winner take all, dalawang pick 5, isang pick 6, isang pick 4. Medyo balikatang ang ibang karera. Dahil na rin sa pagkakadikit-dikit ng kanilang mga tiyempong naitala. Marami tuloy senaryo na maaaring mangyari. Bueno, mga classmates, umpisahan na natin ang paghihimay sa siyam na karerang lalargahan ngayong araw. Karera numero 1, sa ganap na ikatlo ng hapon, maraming senaryo maaari dito mangyari. Una kong pili, ang palaging palaban na kalahok numero 3 na si Julianes Gold na sasakyan ni Rocky Tenorio. Ang kabayong ito ay pwedeng isunod o hayaan muna ang iba na magkumpulan sa harapan bago siya lumusog. Ang aking panigunda ay si My Loving Wife na nung kalahok numero 10 na maaaring magdikta ng harapan. Iyon nga lang, kapag oras na mapalakas at mayroong gumambala sa kanya o magkaroon ng harassment sa harapan, ay medyo delikado. Kaya depende sa ere, sa unang dalawang kwarto, sa hanggang pangatlo. Kaya sa diretsyoan, isa't isa na ang laban dito. Ngayon, kung mapapaaga sila pare-pareho at mayroong manggulo, tsaka darating dyan, na magkakaroon ng pagkakataon dyan, ang kalahok numero 4 na si Feathers, ni Joel Ciego. Yan po ang aking pili sa unang karera, kalahok numero 3, Julianas Gold, kalahok numero 10, My Loving Wife, at kalahok numero 4, Feathers. Punta na tayo sa pangalawang karera. Umpisa ng Pick 5 event. Unang Pick 5 po ito, mga classmates. Sa karerang ito, ito na palang tinatawag na lowest group. Lowest, pinakamababa, sa hanay ng rating base. Maraming matulin, maraming maaaring maghangad. Magkabakbakan kaagad sa harapan. Medyo masaya tong karerang to. Patatagan to, pati bayan, 1,300. Pero hari nawa, medyo ano pa sila, malargaan sana to, medyo makulimlim na. Para maging maganda. Dahil pag ito'y mainit, mainit pa ang singaw ng araw, delikado rito ang mga banderista. Lalo na rito, marami ko nakikitang maraming kakaskas. Kaya malaking pagkakataon ng mga reremate. Gaya na lamang ng aking unang dalawang pili na kalahok numero 3 na si Casidir ni Rocky Tenorio muli. Kalahok numero 6, Hula Discovery ni Joel Ciego. At pangsama ko na ang kalahok numero 7 na si Ahala. Kung si Ahala, pwede na rin itong isunod-sunod. Hindi na ito'y sinasama ng bigla sa harapan. Kumbaga, magiging laban nila rito, kung di ako nagkakamali, nararamdaman ko pagdating sa derechahan, lundagan na lang to. Yung tipong ganun-ganun na lang hakbang, patibayan tong karerang to. Ano nga, makakaos silang lahat na makarating sa meta. Yun lamang sa pangalawang karera, ulitin ko ang aking diya, kalahok numero 3, Casidir, kalahok numero 6, Hula Discovery, at ang kalahok numero 7 na si Ahala. Punta na tayo sa pangatlong karera. Umpisa naman ang pangalawang set ng winner take all na magsisimula sa pangatlong karera at matatapos sa huling karera o race number 9. Sa karerang ito, nakakasilip na ng panalo ang kalahok numero 9 na si Consi Lance na rerendahan ni Noel Lunar. May kababaan na siya rito. Tingin ko kaya na niya makaraos. Para sa nagtitipid,
pwede ko sulohin itong kabahin to. Alam ko numero 9, consonants. Base sa lineup na rin, hindi rito pauuli sa kanya ang kalahok numero G's na si Spyglass at ang kalahok numero 6 na si Pagbabago. Sila ang mga re-remate at mga habol kay Consilans. Kaya pag napabayaan naman si Consilans sa makapagpahinga o maging mabagal ang pacing sa unang dalawa hanggang pangatlong kwartos, ay hindi na nila tatalunin ang kalahok numero 9. Kailangan maging maagap yung mga sakay ng numero 10 na si Spyglass at Pagbabago. Na ang pili ko dito sa pangatlong karera, number 9, Consilans, number 10, Spyglass, at number 6, Pagbabago. Sa ikaapat na karera, umpisa naman ang pick 6, covers races 4 to 9. Sa karerang ito, ay nababasa ko na unahan na lamang sa paghanap ng pwesto at pagpaparemati ang kalahok ng numero 5, Crown in My Head at Coastal Road. Ayan, nasa kamay yan ni Pau, si Crown in My Head, Pau Guse, at ang kalahok ng numero 1, Coastal Road ni Dan Camanyero. Yan na lang ang tanging magiging labanan nilang dalawa. Ang unahan sa pwestuhan at pagpaparemati. Kaya unahin ko, Crown in My Head, number 5, number 1, panigunda ko, Coastal Road. Pangreserba ko, ang nasa labas, paboritong numero o paboritong pwesto, pang long shot ito, numero 12, kapangyarihan, ni Jackie Noel Lunar. Lamang po ang aking pili sa ikaapat na karera, number 5, Crown in my head, number 1, Coastal Road, at number 12, kapangyarihan. Tungo na tayo sa race number 5, pangalawang set ng pick 5 event from races 5 to 9. Tatlong nakikita ko rito. Unahin ko pa rin ang aking inaabangan na kalahok numero 1 na si Batang Madrid ni Jackie na Roberto Esteban. Unahin ko siya unang-una sa ganda ng numero, sa gaan ng peso at sa oras ng karera. Medyo hapon na to. Medyo madilim, malamig na panahon. Unlike nung huli, nananagay sa race 1. Mainit. Medyo hindi maganda talaga sa kanya singaw na yon. Tingin ko sa karerang ito, hindi tayo dapat mawala na kalahok numero 1, Batang Madrid. Panigunda ko ang kalahok numero 9, Batang Bangkal ni Rico Suson. Ito ang mapipisil na llamado sa karerang ito. Ito ang mahigpit na kalaban niya. Ito ang aabangan natin sa derechahan. Kasama ang kalahok numero 2 na si Excellence ni J.L. Ramos. Ayan. Medyo hindi nagkakaiba mga connections niya, ha? Kaya maniguro kayo, talasan ang pakiramdam sa ikalimang karera. Basa-basa rin sa mga pangalan ng tao na nasa programa, hindi lang sa kabayo. Okay daw? Kaya ang pili ko sa race number 5, kalahok numero 1, Batang Madrid, must be in your list. Number 9, Batang Bangkal, at number 2, Excellence. Race number 6. Sa karerang ito, nakikita ko si Pilya. Pwede na rito. Yun nga lang, depende. Depende sa magiging ere. Wala akong nakikitang masyadong matulin. Yun nga lang, kapag nakialam sa kanya ang kalahok number 8 na si Black Magic Woman, eh maaari siyang maaari magkaubusan sila sa derechahan. Kaya feel yan under Jerry Siego, alam mo nang gagawin mo, hinay lang. Hindi ka dapat makipagpukpukan sa harapan upang may matira kang lakas pagdating sa huling derechahan. Dahil pag nagkataon, nirimate ang tatlong kalahok. Yan ay sina number 6, Yabadabadu, Windy Star number 3, at ang kalahok numero 9, ang ating long shot na si Oak Hill Princess ni Joel Siego. Ulitin ko, lamang ng bahagya si Pilya sa karera numero 6, pero depende ito kung makikipagpatulan siya ng malakas na ere sa harapan. Kaya ang darating, ang ating mga panigundo na si Yabadabadu, panasero na si Windy Star, at ang kalahok numero 7,
Along Shot, Oak Hill Princess. Dako na tayo sa ikapitong karera. Para sa akin, malaking panalo rito ng kalahok numero 7, Money in My Pocket, ni Rico Suson. Gamay na ito ni Rico at alam niya kung kailan at saan bibitawan. Nakikita ko pa sa laban na to, may mga matutulin. Gaya ng ating panigundo, na si Arrows Up ni Joel Siego, at ang kalahok numero 9A na si Proud Idol ni Dan Camanyero. Depende sa area naman yung dalawang yun. Kaya pag nagkabakbakan, ay darating ang kalahok numero 7 na si Money in My Pocket. Manggigitatayan, ang laki niya sa laban. Kaya ang pili ko dyan sa ikapitong karera, number 7, Money in My Pocket, number 8, Arrows Up, at ang kalahok numero 9A, Proud Idol. Punta na tayo sa penultimate race. May anim na kalahok. Ito halos sila-sila na rin naglalaban dito. Sa karerang ito, nalalamangan ako sa kalahok numero 6 na si Botice and Charm, narerendahan ni Adrian Bupete. Simple lamang ang dahilan, mga classmates. Una, nasa maganda siyang post position. Kalahok numero 6 sa kalabas-labasan, iyan ang paborito niyang pwesto. Nasa oras ng salida, ay sariwang-sariwa pagpasok, lalabas agad. Ika nga, wala siyang kalaban sa gawing kanan niya o parting kanan niya. Kaya, mainam sa akin yan. Pangalawang dahilan, pista, oras, at distansya. Bagay sa kanya yan. Kaya sa nais mag-solo, pwede mong soloin yan. Botice and Charms. Kalahok numero 6. Kung nais namang magdagdag, ay nariyan ang numero 3 na Stay Ready ni Jackie Jerry Siego, sigurado rin laban yan. Yan lamang po ang pwedeng tumalo o bumigo sa kalahok numero 6 kung sakali man. Sa huling karera, ikasyam na karera, isang 3-year-old and above maiden race, dalawang kabayong napipili rito. Pang-primero kong kalahok numero 7, Whatever Will Be, ni Jackie Boji Henson. Panigunda ko, ang magdidikta ng harapan, may tulin na kalahok numero 4 na si Dedicated Survivor ni J.F.L. Parolinog. Kaya ako napili pang-primera, ang kalahok numero 7 na si Whatever Will Be, ay baka maging veteran move ang gagawin dito ni Boji. Kumpara, doon sa nasa harapan na si Dedicated Survivor ni J.F.L. Ika nga, kaya niya paunahin ang kalahok numero 4 at aabangan na lamang nito pagdating sa 3 octavos, tuloy-tuloy na ito sa labas. Kaya isa't isang labanan yan, magandang laban yan pagdating sa huling diretsahan. Kaya sa huling karera, ang aking choices, number 7, Whatever Will Be, at ang number 4 na si Dedicated Survivor. Hanggang dyan na lamang po muna sa araw na ito, mga classmates. Tarinawa, magsitama tayong lahat, palarin ngayong araw ng mga puso. Good luck at ingat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you.